Ate Kenneth. Hi! Hello? Hello? Hi! Ken? Antok na yan. Kami nagbibiyahe papunta dun sa pinuntahan natin last time noong naglaro si Zoe yung indoor playground na malapit dito sa amin. Ang bad news ay nanakaw ang ating camera, kaya ang gamit ko ngayon ay itong telepono. Ay, hindi nyo ako marinig, lapit ako ng konti. Ninakaw nga yung aking camera, yung buong bag actually. Nung Sunday kasi hindi ako nag-vlog, pero dinala ko yung camera ko kasi nga kinuha ko yung bag ko na yon, yung bag ko na gamit noong Sabado nung nagkita-kita kami ng mga inday kasama si Ruth. And then dinala ko yun, dinala ko din sa sasakyan. Tapos may dala pa kasi ako isang bag, yung bag ni Kenneth nga. Tapos yung bag na yun, may kukunin kasi ako moisturizer, kaya ako dinala. Eh sa bag na yun nandoon yung camera ko. So inisip ko nung Sunday nga na iwan na lang sa sasakyan, kasi sandali lang naman kami, maglalaro lang naman si Zoe dun sa indoor playground. Nakita nyo yun sa past vlog ko, last week actually, yung pinuntahan namin na vacation park dito malapit sa bahay. Eh di yun, iniwan ko sa sa sasakyan. Inano ko naman siya, nilagay ko siya sa ilalim ng upuan dito sa ilalim ng ni Kenneth car seat. Tapos nung pagbalik namin, napansin ni Daddy bukas yung yung pagbalik namin sa parking lot, bukas yung pinto sa driver's seat. Tapos sabi ko sa kanya, tinanong niya ako na wala bang importanteng mawawala. Tapos alam niyo, sabi ko, wala naman silang makukuha dyan. Hindi ko agad naisip na nandun pala yung bag ko. Nakalimutan ko talaga, as in na brain fog ako, na wala naman silang makukuha dun sa auto. Kung ano man, nabuksan yung auto or hindi man nasara ni Daddy yung auto ng maayos, kaya nabuksan nila. Kasi nga yung vacation house na yon, maraming iba't ibang lahi na, Dad? Merong mga German, merong mga iba't ibang lahi yung mga nandoon sa dito nga sa vacation area na pupuntahan namin. Excuse me po. And then nga, ayun na nga, kahapon, Lunes, today ay Tuesday, Lunes ng gabi ko palang na-realize, sabi ko, wala yung minessage ko si Daddy Devon kasi nasa work na siya. Hindi nga kasi ako pumasok kahapon. Anyway, other story yon, later ko kwento sa inyo kung bakit hindi ako pumasok. Ayun nga, sabi ko, Dad, hindi ko makita yung bag ko nga dito sa sa bahay. Tingnan mo sa sasakyan. Tapos tinignan ni Daddy, wala yung bag ko. Hala, nagpanik na ako ng very very slight. Nasaan yung yung bag ko? Hinanap ko naman sa bahay, sabi ko, baka na ko lang, misplace ko lang, yung ganun, yung nalagay ko lang sa, yung lalagyan ko ng mga jacket, yung ganyan na, ng mga jacket, sa taas, sa kusina, wala talaga, hindi ko talaga nakita na wala talaga ang camera ko. Tapos, yung bag na yun, buti na lang, wala dun yung wallet ko. Yung wallet ko, dala-dala ko, na nandun yung mga ID ko, kasi wala naman yung pera eh. Yung mga ID, yung importante. Yung buong bag ko, yung kinuha, nandoon yung ginamit ko nung nag-bus ako, yung card ko na may picture ko, na may birthday ko. Yung card na yun sa bus, yung OV chip card na tinatawag nila dito. Tapos, yun yung nawala, at saka yung, pa ba ang nawala ko? Yung pouch ko na merong moisturizer ko nga, lipstick, yun lang. Pero yung yung camera talaga, nawala talaga, guys. Tapos, di na ako, umiyak ako, syempre, pinaghirapan ko yun. Kung ma-remember ninyo yung vlog ko na sabi ko na nakabili na ako ng camera, kasi nga yun yung sahod ko sa YouTube for how many months na sahod ko sa YouTube. Yun yung binili ko nung camera ko. Tapos ngayon naman, nawala din talaga sa isip ko, as in, bakit ko ba naman kasi iniwan sa sasakyan? Kasalanan ko din naman kasi, negligence talaga.
Kaya lang, nang hinayang din ako kasi nga pinaghirapan ko yung lugod pawis ko, di ba? Sayang din talaga kasi. Pero sabi nga ni Daddy, ano lang naman yung camera, pwede naman nating palitan. Ang importante naman ay safe kaming lahat. Walang ibang, walang masamang nangyari sa amin. So, ayun nga. Ito tayo at nagbabiyahe. Papunta ulit doon sa vacation house. At hindi na ako umaasa na makikita ko pa yung camera ko. Pero at least man lang may report namin doon sa vacation na park na nawalan kami ng gamit doon sa ano nila, parking lot nila. At least 'di ba maanuhan nila yung mga ibang guest nila na be careful, be mindful and ang mga gamit ay talagang i-secure. Ayun lang, so punta kami doon ngayon and then diretso kami sa city. Magtingin ako ng second hand na camera kung meron. Kung wala, mag ano na lang ako, kuha ako ng yung monthly na binabayaran na ano na telepono na pwedeng pang vlog. Dad, pwede naman nata yung ano, camera na hulugan. What do you think? O tingnan ko na lang kung ano, pero for now itong phone ko ulit ang gamit ko. Kung gaano ang quality, pasensya na po kayo kung gaano ang quality ng mga videos ko nung pinakauna pa ako nagba-vlog, ganun pa rin kasi yun pa rin ang telepono ng gamit ko. Hindi nga po ako pumasok kahapon. And then nugo din si Daddy. And then baka the whole week akong hindi papasok. Nagpa-check up na ako kanina, binigyan na ako ng gamot, binigyan ako ng antibiotics, binigyan ako ng may isa pang gamot, hindi ko alam para saan, nagbasahin ko muna mamaya. Tapos meron ako para sa ilong ko, para sa sakit ng ulo din at natural para sa etamol. So ganito kasi ang nangyari. Kukwento ko sa inyo mamaya kasi malapit na kami. Pabitin. Malapit na kami dito sa may park. Ikwento ko sa inyo mamaya ang ano nangyari, bakit hindi ako pumapasok sa work so far. At ang ating Kenneth ay tulog na. Tulog na ang baby. Nag-clear na talaga lahat ng mga ano niya. Ayan, yung mga bulutong niya. Meron pa siya dito, ayan. Yung mga ano na lang, bakas-bakas na lang. Sarap ng tulog. Ayun na si Daddy, bumaba na. Punta na siya ng office kasi nga si Kenneth ay natutulog dito sa sasakyan. Dito muna kami. Ayun nga, nagpa-check up nga ako kanina. Kasi kahapon, actually 2 weeks na akong ganito ang pakiramdam ko. Yung sobrang pagod ng pakiramdam ko, pero still nagtatrabaho pa rin ako at tinatry ko pa rin na bumangon kasi iniisip ko na ano lang yung dahil siguro kulang lang sa tulog kaya sobrang pagod ng aking pakiramdam. Tapos yung masakit yung dito ko, yung kagaya dati, kung nanonood kayo ng vlogs ko dati, alam niyo meron akong allergic rhinitis. Tapos yung dito ko masakit, tapos black yung ilong ko, hindi talaga ako nakakahinga sa ilong ko, sa bibig lang. Yung ulo ko as in talaga sobrang sakit. Most of the time naman masakit ang ulo ko, pero yun nga ngayon sobrang lala. And then hindi naman ako nilalagnat, pero inuubo din ako. Tapos naisip ko seasonal flu lang, pero kahapon nga Lunes, hindi ko na kinaya, hindi talaga ako pumasok. Tumawag nga ako sa doktor kahapon and then yun nga, kanina ako binigyan ng schedule, nagpa-check up ako kanina. Binigyan naman ako ng gamot, ang daming gamot actually. Tapos sinabi ko lahat ng sintomas ko sa doktor. Yung pagod ako, sabi ko gano'n, pagod yung pakiramdam ko. Tapos kahit matulog ako, yung kagising ko, pagod agad yung pakiramdam ko. Sabi ko gano'n sa kanya. Tapos yung nabibrain fog ako. Tapos kinwento ko nga na, alam mo, nawala pala yung bag ko ng Linggo. Tapos kahapon lang ng gabi ko na realize na nawala pala yung bag ko, yung ganito, may mga nawala pala ako. Tapos ang dami kong mga bagay na nakakalimutan. Sabi ko, alam ko, normal lang naman yun sa yung nanganak ka, yung ganyan, kasi naturukan ako dati ng epidural, yung ganon. Yung naturukan kasi ako dati ng sa likod, yung para sa mga anak ka, para painless. Tapos yun nga, sinabi ko, alam ko, isa yun sa side effect na makakalimutin. Pero grabe talaga, buong bag, nakalimutan ko talaga. Tapos sabi ko, ginagamit ko pa man din yung nandun sa loob.
sa trabaho ko, sabi kong ganun sa kanya. Pero hindi ko sinabi na nagba-vlog ako. Ayun nga, sabi niya, sign niya ng overfatigue. Sabi niya ganun. Tapos sabi niya, huwag ka munang papasok ng 2 linggo. Tapos sabi ko, 1 linggo na lang kasi gusto ko magbakasyon sa December. Kinuha ko yung bakasyon ko ng December. Sabi ko, 1 week, enough na ba yun? Sabi kong ganun. Tapos yun nga daw, sabi niya, okay, sige. Tapos binigyan niya na ako mga gamot. Tapos babalik ako sa kanya. Papasitiskan daw niya ako. Kasi nga sa ano ko, sakit ng ulo lagi. Pero ano daw yun kasi, yung sakit ng ulo ko, kasama dito sa allergic rhinitis ko, yung nag-inflame na daw yung dito. Kaya binigyan niya ako ng antibiotics. Kasi na, ano na daw, may infection na daw ako dito. Lumala na, kumbaga. Kaya, ganyan na, ginamot na niya. Kaya, kasama daw doon, sa overfatigue din, yung sakit ng ulo, yung emotional ka, sobra ka mag-isip, tapos yung kagising mo, pagod ka na kaagad, yung wala kang energy. Sabi ko naman sa kanya, meron naman akong energy, pero hindi ako 100%, sabi kong ganyan sa kanya. Gusto ko, sabi ko, yung mag-go back to normal yung ano ko, yung energy ko, yung sa sarili. Kasi nga, paano ko aalagaan yung mga anak ko kung ako mismo, hindi ako, ano, fit, kumbaga. Ayun, so, overfatigue daw. Tapos, after a week daw, balik ako sa kanya, pasitiskan niya ako, tapos, i-blood test niya ako. Pero, for now, manggagamot muna ako, at hindi ako papasok sa work ng 1 linggo. Magpapahinga muna tayo ng 1 linggo para ma-regain natin ang ating energy. Nandito na si Daddy. Yes, Daddy. Ano daw? Wala na silang narinig ko, no? Eh, wala na naman na silang camera sa parking, eh. Oo. Sabi ko kung ano tinanong niya pag ano pwede niya bigay yung number ko sa yung number ko sa kanya para kung sakaling may dumating pero mukha malabo, sabi ko rin mukha rin malabo pero case by number binigay ko na ayun tapos pag ano pwede din i-report sa police na ano kaso sabi ko wala mong CCTV ano, wala din ano na parang sinira yung sasakyan no ano yun. Oo. So wala din hindi rin maano. Wala ding CCTV sa parking. Ayan kasi yung parking dyan banda. Wala talagang ano CCTV. Grabe talaga ang makakalimutin ko. Hindi kasi yung dumadaan, mga naglalakad lang dito, napupunta sa beach yung naglalakad lang eh. Ah, oo no. Kasi marami na talaga as in iba-ibang lahi. Tapos may mga outsiders din dyan. Hindi kasi ito exclusive lang na parking. Ayan, dyan kami nag-park. Actually, dun, dito, dun banda, kung nasaan yung lalaki na yon, dun kami nag-park. May CCTV sila dito, ayan, pero malayo na masyado. No. Nga. Anyway, sinabi mo na ano, nireport ko lang para aware. Oo, sinabi mo lang. At least, pag ano, sa ibang, ano na, hindi mangyari sa iba. Oo, para hindi mangyari sa iba. Okay. Okay, then we're good. At sabi din pala ng Dr. Dad, magpa-araw daw ako. Makatulong din daw yun yung magpa-araw ako. Mag-sunbathing kasi. Mag-sunbathing daw ako. Pero, so far, nakatulong naman na ako ng ilang oras. Ganyan pa pala. Oo. Yun yung nagpatanong na lang. Oo. Kasi siya, oh, dyan naglaro si Zoe. Doon banda. Tapos ayan yung ano nila. Vacation houses. Tumiretso na nga kami dito sa city. Ang putla ko kasi yung lipstick ko nandun din dun sa ano, ninakaw na bag. Grabe naman sila da. Pipichogin lang naman yung ano yun, lipstick. Nakawin pa nila. Nakakatakot hanggang dito talaga. Ay. Ano ba yung bag mo? Wala. Akala siguro nila yung bag ko, Louis Vuitton. Ano yung peta lang? Yung... Hindi yun, ano, kakulay kasi siya ng Louis Vuitton, yung brown, tapos black na may paganon-ganon. Parang LV siya, pero hindi. Excuse me, hala, binigay pa man din sa akin yun ni Mama Marina. Dad. May ganon din kasi si Mama, pero yung sa kanya, light. Alam mo kayo, Iyahin na lang. Si Daddy din, hindi siya papasok for 3 days. Nagpaalam na siya sa trabaho. So far, tumatalab naman yung gamot sa akin. Okay naman na, medyo, pero parang medyo ano ka, yung lightheaded ka. Bili nga ako ng lip tint ko kasi putla ko na naman. Baka mabash na naman tayo dyan. Baka sa antibiotic, ano yung isa-isa? Mm-mm.
Tsaka may epekto siya sa akin yung sigmura ko, umaano, mahapdi, although kumain naman ako. Ang Kenneth nagising na. Ay! Hi! Hey you! Tahimik lang yan siya. Ang Ate Zoe natin nasa school. Sila na magsundo dahil Tuesday today. Ang daycare na ang magsundo sa kanya. Uy, binata! Ang seryoso naman yan! Peekaboo! Ayusin natin yung cup niya. Hi! Uy! 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 Ala, hindi tayo pinapansin, guys! Guys, hindi tayo pinapansin. Lahat ng suot niya galing kay nanay dad. Pati yung shoes niya. Dito tayo pupunta muna. Bilihan ito ng second hand na gamit. Ayun dad, may nakita akong camera. Pero hindi naman to ano eh. Pang vlog. Tingin tayo sa loob. Meron din sila mga iPhones. Ayan. May ano sila oh. Speaker. Tingin tayo sa loob. Baka meron. Wala silang camera, guys. Na pang vlog. Meron silang camera pang ano, picture. Naka-order na tayo ng telepono. At least yun, meron ko na lang buwan-buwan. Hindi kagaya ng camera. Minsanan masakit kasi sa bulsa ang camera. Masyado. So, nagtingin ako ng telepono na maganda naman ang quality para po hindi tayo ma-stress sa quality ng videos natin. Ako na-stress ako, kundi po kayo na-stress. Ako na-stress ako sa quality ng video. So, kukunin namin sa weekend ang telepono para medyo maliwanag naman ang buhay natin. Ang Kenneth natin ay... Hala! Hello! Ano kain mo dyan? Huwag mo yung kainin! Huwag kainin, baby! Bigyan daw ng biscuit, be. Oh, ayan na, ayan ang biscuit. Ayan na, ah. Ayan na ang biscuit. Hala, nakalimutan nating bumiling Marie. Si Kenneth kasi gustong-gusto ang Marie. Ang ganda pa rin ang Lee Warden, guys, no? Kahit ilang beses na ako pumunta dito, na-amaze pa rin ako pag pumupunta ako dito. Super nice! Yung mga alis. Parang ano siya, mini Amsterdam. Dad, bili tayong ano dyan, oh. Shawarma. Na. Order kami saglit. Oh, nandito kami sa taas. Diba? Ganda ng view dito sa taas. Muni-muni ka dito. Diba? Pumanik ako kasi na-curious ako. Meron palang taas itong restaurant na ito. Kaya, pinuntahan ko. Sakto wala silang mga customer ngayon. First time kong pumanik dyan. Tapos ganun nga ang view pala sa taas. Nagandahan ako sa mga ganyan, yung mga lumalumang structures, yung building structures. Ayan si Daddy, kinukuha na yung order natin. Ang mag-amang naglilibot. Wala ka dad, makita ni Zoe niya ng video na to. Tapos tanongin na naman niya, nasaan siya? Hindi siya kasama. Na Daddy! Hindi na naman siya kasama. Super nice talaga ng ano, Lee Warden. Kahit Tuesday ng umaga, o umaga dito, may ano pa rin. Busy. Busy-busy ang kapaligiran. Let's go. We're home na ulit! Anuhan ko ito sa aking ilong. Sa ilong kasi ito, para dito sa aking rhinitis. At kanina nga, kaninang naka-uwi kami, naalala ko, naglipat na pala ako ng files bago nawala ang aking camera. Kasi ang ginagawa ko, ka-video ko, naglilipat na ako ng files. And then, nilalagay ko kasi sila sa computer ko. Tapos luckily, nandun yung video namin, nakita ko kanina. Ngayon ko palang talaga chinek. Kasi nga, was a little bit hesitant na tignan. Baka wala, maano lang ako, disappoint. Anyway, yung video pala namin noong Saturday, nailipat ko na doon sa computer. So, ma-edit ko na yon at ma-upload ko probably Thursday or Friday this week.
At least may kopya naman pala ako. So, yung mga videos naman na nandoon sa lahat ng... Yung mga videos naman na ginawa ko na nandoon sa camera na nawala, lahat naman na mga yun, meron na akong kopya. Yung bago nga lang, yung nung Saturday nga, yung video namin ng mga Inday. Pero may pictures yata doon, Dad. Parang may pictures ata si Kenneth doon at saka si Zoe. Anyway, kung bibenta naman nila yun, i-erase naman nila lahat yung mga yun. So yan, ganyan talagang buhay, no? We have to think positively na lang. We have to accept it na lang. Wala naman din na yung magagawa. Pero still, ano pa rin tayo, go, go, go pa rin tayo. Wala pa rin makakapigil sa akin sa pagbablog. Kahit na wala ang aking camera, gagawa at gagawa ako ng paraan para makapag-vlog ako ulit. Walang makakapigil sa atin kahit na mawala ang camera natin. Patuloy ang pagbablog natin, mga Diyos! Fighting lang, fighting! Hello, guys! Welcome back to our channel. Napano ka lang? Bakit ganyan ang mukha mo? Napano? Nasa bahay na kami, kinuha na namin ng Zoe. Tingnan mo ang mukha niya, Dad, no? Like, ang pula. Uy, ano nangyari siya? What have you done? Ayan, no, parang may allergy. Mix? I have energy. Hindi, allergy. I have allergy. What happened? Oo. What happened to your face? It breaks the knees. Sus. Ano mga hindi? Managagat. Patingin nga dito. Lapit kay mami. Na paano naman yan? Did you run? Ah, kaya pala hingal ka. Sabi ko sa'yo, huwag masyadong mag-run. My dad will take him the other killer. Oh. Ah, okay. Zoe, I have something for you. Na paano ang killer? Ah, dumating na yung... camera natin para makita na natin sino ang tumatay. Yung doorbell camera. Sino tumatay sa harapan nila. Sana talaga tayo ng Kenneth. What is that? Wow! Hey, Dad! Gabby! Do you like it? Yeah. How can you open it? Yeah, you just have to use this one. Nakita ko nga ito kasi may ginagamit siya ngayon. Yung ano kasi ito, oh, alikansya. May alikansya kasi siya, yung ginagamit niya, yung kay, ano, galing kay Ninang Ursula niya. Oo. Isot mo dito. Only one? Or you can put Anna. Tapos, ito yung sa camera natin, anong busy si Anna. Ay, huwag mag-aaway. Kenneth, pigay kay ate. Pigay kay ate, huwag. At Kenneth. Kenneth. Ba't mo ginugulo si ate? Ba't mo ginugulo si ate? Ay, go. Ay. Kukia. Go, masama sa dati. Matay mo siya. Ilagyan ka po, Kenneth. Lupin na lang natin ito. Ilagay ko muna si Kenneth doon. Ay. Kasi nanggugulo eh. Ang gugulo, bebe. Ang Ate Zoe, busy pa dito. Natapos mo na, anak. Ilalagay pa siya ng barya-barya dyan. Ah, eto na ang ating video doorbell. Ayan, pa-set up na natin ito kay Daddy. Ganun pa man ang nangyari sa atin. At least, ang importante, safe tayo. Material things, mapapalitan natin yan. And hopefully, makatulog yung kumuha ng camera. And thank you again for all your support, mga Joe. Thank you all for watching. We see you all in our next vlog. Bye!